Nako, wala nang credibility ito. Sinungaling sa Kongreso, sinungaling sa Senado. Abong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan, at pagmamahal ko tayo. Ito ang mga sangkap ng isang bagong Pilipino na ating isip. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipino. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, paltan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Diba? Talagang totoong mabuhay ang bagong Pilipinas, mga kapatid. Hinding-hindi mapapawid o malulupig ng kahit sino bang mga naghahari-hariang mga alta sa lipunan. Ngayong hapon na ito, mga kababayan ko, nais kong gawing makabulok ang bawat detalye na aking bibitawan, mga kababayan. Dahil wala pong sasantuhin ang ating channel. Dahil tuwing hapon, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, ilalantad natin ang totoong kulay ng mga yan. Ilalantad natin ang totoong pagkatao ng mga yan, mga kababayan. Hindi pa pwede na tatahi-tahimik lang tayo ngayon dito. Hindi pa pwede na wala tayong gagawin dito. Hindi rin pa pwede na hindi tayo kikilos ngayon dito. Inaapi na tayo, mga kababayan ko. Yuyurakan tayo ng mga taong ito. Hindi po tama yung mga ginagawa nila sa mga rally na sila-sila lang ang nakakaalam. Ano nga ba ang totoong mensahe, mga kababayan ko? At naglilitawan na nga sa loob ng mga nagkukubling, mga banal, mga kababayan ko. Kaya eto, mga kapatid, hindi ko po kayo bibitinin ngayong hapon na ito. Kaya bago tayo mag-umpisa, mga kababayan, syempre naman, ilike mo naman yung livestream natin. Diba, mga kababayan ko? Nako, mga kababayan, talagang ano ha.
talagang mag-e-enjoy kayo dito sa pag-uusapan natin dahil minu-minuto ay sasakit talaga ang kanilang mga dibdib, mga kababayan ko. Ay hindi ko po palalampasin ito, mga kababayan. Hindi ko po pwede palampasin ito dahil napapanahon pong pag-usapan ito. Ay hindi naman po pwede, mga kababayan ko, na sila kayo-kayo nagsalabas ng sama ng loob dyan. Kami naman ay hindi maglalabas ng sama ng loob. Ay magandang araw din po. Hindi ko man po kayo mabati isa-isa dyan. Tita Lily, ayan, si Mama Ming Piamonte. O ayan, na mga nanonood sa atin. Si Lisa Pader, live po itong ginagawa natin, ha? Hindi po ito recorded, mga kababayan ko. Baka ma-issuehan na naman ako noong mga yun na nagre-recorded lang ako, ha? Hindi po totoo yun, mga kababayan ko. Tayo po ay nagsasaysay at naglalahad ng pawang katotohanan lamang at hindi po ng kung sino-sino lang, mga kababayan ko. Kaya ngayon pa lang pag-usapan natin to, di ba? Ay hindi pa pwede kay biyahin ni Kuyan. Hindi papayag si Koy. Ano, kayo lang ang bida, kayo lang ang may karapatan magsalita. Wala kaming karapatan, tatakpan nyo kami ng bibig. Kapag sumigaw kayo, kailangan hindi kami makakaimik. Ganun ba yon, mga kababayan? Kapag bumuladas kayo ng inyong mga pukul na issue sa amin, kayo-kayo lang. Abay, hindi pa pwede yan, mga kababayan ko. May boses din po kami ditong mga loyalista, mga kababayan. Hindi po pwede na kayo lang ang pakikinggan at kayo lang ang may karapatan. May karapatan din po ang bawat isang Pilipino, mga kababayan ko. Kaya ngayon pa lamang ay maghanda-handa na po kayo. Dahil idedetalye natin isa-isa, mga kababayan ko, yung ibubuladas natin ito. Kaya ano pang hinihintay nyo, huwag nyong kakalimutan na habang inaantay natin sila, mag-like kayo sa ating live stream. Hindi po pwede na hindi tayo magkakaisa dito. Pinagtutulong-tulungan po tayo ng mga sinungaling. Binabanatan po tayo ng mga sinungaling ngayon, mga kababayan. Hindi po pwede na pepetiks lang po tayo, mga kababayan ko, dahil tayo po ay ginugurgur na at pinagkakaisahan po ng mga taong gustong maupo si Sara. Yung mga umaasa sa pwesto, mga kababayan ko, na may darating, mga kababayan. Kaya humanda po kayo dahil napakahalaga po ng ating live stream ngayon. Hindi po ito basta-basta lamang. Ayun, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, ide-debunk at ide-debunk natin to. Kaya sa lahat po ng mga manonood natin ngayon, mga kababayan ko, saan man sulok ng mundo, nasan man kayo, huwag yung kakalimutan na mag-like sa ating live stream, mga kapatid. Malaking tulong po ang inyong pagla-like, mga kababayan ko. Marami po tayo naaabot. Ulitin natin yung nagawa nating kahapon. Yung nagawa nating kahapon na imposibleng magawa nila. Na tayo mismo nagkakaisa. Diba? May nanonood pa sa atin, Pam-Africa kabayan. Maraming salamat po sa inyo dyan, sa mga taga-Kenya. Ay nako, wala nang credibility to. Sinungaling sa Kongreso, sinungaling sa Senado. Ayan, ako nakilala nyo ako sa pakikipagbakbakan ng ganito. Nagulat nga ako, wala pa ngang eleksyon, mga kababayan ko. Ito na kagad tayo. Nakikipagbakbakan na ulit tayo. Sabi ko naman, mga kababayan ko, may rason naman tayo kung bakit tayo nakikipagbakbakan sa publiko ngayon. Bakit tayo nakikibaka dito? Eh kung si Pangulong Bongbong Marcos hindi man nagsasalita ngayon, mga kababayan ko, well, antay natin, di ba? Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kababayan ko, like nyo muna tong live stream natin habang nag-aantay po tayo, di ba, mga kababayan ko? nagulat ba kayo kahapon? O, di ba? Kahapon, mga kababayan, na-debunk natin si Trixie, 'di ba? Si dating Secretary of PCOO si Trixie, mga kababayan ko. Nasilat natin dun sa kanyang mga sinabing pangako. Mga kababayan ko, ngayon naman ito naman ang i-debunk natin si Sandra Cam. Oh, mawalang galang lang po, madam, ha. Kasi po mga kababayan ko, nagsalita po kayo. Ulitin ko lang, ha, this message is for Miss Binibini o Madam Sandra Cam. Dating board member ng PCO, PCSO. And anyway, before ako mag-umpisa, maraming salamat nga pala kay Abel Bacudyo dito sa aking bag jacket na to. For only nabili ko sa kanya to, nang nabili ko na, nagkaroon na ako, unang-una na naman ako na nakabili.
Ayan, nabili ko po ito, mga kababayan ko. May logo po ito sa likod na Bagong Pilipinas. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh. Meron po yan, ano. Meron po yan nakalagay sa likod na Bagong Pilipinas. Ayan, sa lahat po ng gustong magkaroon nito, kindly PM me lang, ha? Alam niyo na po kung saan ako pupuntahan. Meron po itong colored na Bagong Pilipinas. Itong bars, at itong suot ko is Varsity White. Okay? Ayan, mga kababayan ko. Nag-promote pa tuloy ako. Siyempre, binsan ligosyo rin, mga kababayan ko. Ayan, ha? Ayan, di ba, mga kababayan ko, mainit itong pag-uusapan natin. Mga kababayan ko, an open letter to Miss Sandra Cam. Mawalang galang lang ho sa inyo, ha? Ako po ay nire-respeto ko po kayo as bilang dating PCSO board member. Opo, PCSO board member po kayo dati, no? At kayo po ay nire-respeto ko rin as a whistleblower ng mga katiwalian. Eh, pero po, para sa akin po ngayon, kung madidibang ko po kayo, eh wag po kayong mapipikon sa akin, mga kababayan ko. Eh, balita ko, yung mga vlogger nyo daw dyan sa ano, except yung mga kakilala ko, ha, yung mga bagong vlogger daw na mukha dyan, halos mura-murahin daw ako sa rally, ha. Eh, huwag kayo magagalit sa akin. Kayo, may karapatang kayo na ipagtanggol si Pastor Kibuloy. Ako naman din, mga kababayan ko, may karapatan naman din ako na tumindig at manindigan dito sa aking channel bilang paniniwala ako. Kanya-kanya tayo, mga kababayan ko. Kanya-kanya tayo ng mga gustong mangyari, mga kababayan ko. Kanya-kanya po tayo. Ako po, mga kababayan ko, hindi po ako dinidiktahan ng kung sino. Sinabi ko po sa inyo, mga kababayan ko, ako po isang taga-suporta ng isang ng Marcos administration, mga kababayan ko. At nanumpa po ako sa harapan po ninyo, mga kababayan ko, na ako po, mga kababayan, na ako po ay mananatiling taga-suporta ng Marcos hanggang sa matapos ang kanyang termino. Kaya, mga kababayan ko, ha, kaya kayo po, mga kababayan ko, gusto ko lang pong sabihin sa lahat po ng mga kababayan natin, ibubuking ko po kung ano ngayon ang dapat na malaman ng taong bayan. Tama na po yung mga patutsada nyo dyan. Tama na po yung mga hirit nyong pabongga po dyan. Tama na po yung pakanta-kanta at paputula pa patutsada sa gobyerno. Diba? Ang pinahaharap lang naman ng Senado, mga kababayan ko, ay si Kibuloy, hindi naman po pinoproblema doon yung problema ng taong bayan. Bakit po dyan sa prayer rally nyo, mga kababayan ko, ha? Prayer rally nyo, ha? Sa totoo lang, sa prayer rally ninyo, lagi po nyo idinadamay ang gobyerno. Kahapon, nung nakaraan, kay Mike Abe, inilabas ni Mike Abe. Ito, para maganda, mga masundan nyo, ha? Masundan nyo po ito. Nung nakaraan, si Mike Abe, mga kababayan ko, naglabas ng isang video na talagang pinatunayan niya na iilan lang itong mga to, mga kababayan ko. At sinabi rin doon ni Mike Abe, para pabalikan nyo, ma-recall nyo, para sinabi doon ni Mike Abe na itong mga tao na ito na nakapaligid doon, mga kababayan ko, ay iilan lang at talaga nga namang magugulat kayo. Kaya magugulat kayo, pinaliwanag niya kung bakit sumasama ang loob ng mga taga-KOJC kay Pangulong Bongbong Marcos dahil na nagmakaawa naman pala yung dalawa nilang abogado, subalit hindi po na parang hindi po ata pakiramdam nila na hindi daw sila pinapansin. Eh paano kayo papansinin nga naman ng gobyerno eh kung ang ginagawa po ninyo ay pambabastos sa gobyerno, mga kababayan? Ano po ito? Minumura niyo yung gobyerno, inuyakan niyo yung pangalan, tapos magmamakaawa kayong ibalik yung television ninyo? Yung istasyon ninyo? Eh, mag-usap po kayo. Dinaan po sa legal ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ito. O, pangalawa, mga kababayan ko, nagsalita kahapon. Na nagsalita nung nakaraan si dating ex-press secretary Trixie. O, sabi niya po, pangako, na-debunk po natin, mga kababayan ko, ha, na-debunk po natin. Yung sinasabi niyang pangako, yung pala'y pangarap. O, diba? Malaki pong ano yun. O, kayo na pong bahalang umisip doon at napakita po natin yon. Ngayon naman, mga kababayan ko, eh, i-debunk naman po natin yung mga sinabi ni Madam Sandra Cam. Eh, mga kababayan ko, ako lang, ha? Ako tatanungin ninyo.
eh interesado po ako doon. Eh kasi pinukulan niya po si Mel Robles, pinukulan niya po si binugbog po nila doon ng kung ano-ano si FL Lisa. Mga kababayan, di ba? Mga kababayan ko, binakbakan po nila ng kung ano-ano si First Lady Lisa at talagang dinurog ang katauhan ng ating butihing ina ng bayan, mga kababayan ko. Ang unang ginang. Eh, sa akin naman po, mga kababayan ko, hindi naman po magsasalita yung mga yan eh. Hindi naman po magsasalita yung mga yan. Natahayaan lang nila. Ang akin lang, mga kababayan ko, napapansin ko po kasing nauulit yung mga nangyayari sa kanila noon. At ganun-ganun din ang ginagawa ngayon ng mga taga-kingdom. Naaalala nyo po ba, mga kababayan ko, yung ginagawa sa pamilya Marcos na hindi nila iniintindi yung mga ganyang rally na hanggang sa bandang huli na pagtanto-tanto na nila na nilalabanan na sila, mga kababayan, ng taong bayan. Nasisira na po ang kanilang imahe pa unti-unti at tinawag nila itong mosquito news. Subalit, mga kababayan ko, ang nangyari dyan sa mga yan ay nag-aklas, lumaban sa gobyerno at tila po ba hinamak tayo. Well, mga kababayan ko, hindi na po natin uulitin yon. Never na pong mangyayari yun, mga kababayan ko, because we have a social media. Because meron tayong social media, malakas ang ating tinig, malakas ang ating boses at pinakikinggan po tayo right now ng taong bayan. Kaya ang hiling ko po sa inyo, mga kababayan ko, ay huwag niyong kakalimutan na i-like po itong live stream natin dahil napaka-importante pong malaman ninyo na kung ano po ang halaga ng inyong pagla-like at gaano po karami ang naaabot nating Pilipino. Ako po'y masayang-masaya dahil sa comment section, mga kababayan ko, napakarami po ng mga naliliwanagan sa ating mga sinasabi because we have an evidence. Hindi naman tayo raratsyada dito ng hearsay lamang. Hindi tayo uupak dito ng hearsay lamang. Hindi uso sa atin dito yung... Kaya ako, nagpapasalamat ako kasi bakit, mga kababayan ko, eh ako, kung tutusin, mga kababayan ko, dati okay lang sa akin magkomentaryo pero mas gusto ko na ngayon na may ebidensya. At yung mga ebidensya na yon ay searchable sa internet. Kaya itong mga totoong kawatan sa bayan, mga kababayan ko, ah, yung mga totoong kawatan dito sa taas sa bayan, ay humanay-hanay na kayo ng inyong popo, ng inyong tatauhan. Aba, talaga nga naman, no, mga kababayan ko. Talaga nga naman, mga kapatid, ay tila po ba ay gustong-gusto ng pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Eh, hindi naman tayo papayag, mga kababayan ko. Because nag-antay tayo ng 31, almost 36 years. Para magkaroon tayo ng isang Marcos sa Malacanang. Ngito pa ngayon, pa po ba tayo aayaw kung kailan na sa atin na, hindi dito na sa atin? Natural, mga kababayan ko, maraming pupukol ng issue at maraming pupukol ng kung ano-anong batikos. Kaya ano pang hinihintay nyo, palike naman ako ng ating live stream. Sabi ni Ruben, basahin ko lang to ha. Sa mga hindi ko po nababati dito, mga kababayan, pagpaumanhin nyo po. Dahil minsan po ay nai-interrupt na yung aking live stream. Kaya mga ngayon pa lamang po ay babatiin ko po kayo ha. Ayan, maraming salamat sa mga manonood natin dito. Tita Lily Ragasa, Tita Judy Basco, asan si The Warrior? Nawawala ah. Ayan mga kababayan ko, tingnan nyo mga kababayan ko. Oh, ibig sabihin na to, 300 ang hindi nagla-like, mga kababayan ko. Yung ba yung mga anti-Marcos? Abay, welcome kayo dito sa channel natin kung ganun. Eh, walang problema dyan, mga kababayan ko. Nako, si Sandra Cam, nanggugurgur daw yan ng tao. Eh, may issue nga, pero acquitted naman according dun sa batas, according naman sa korte. Wala tayong magagawa doon. The court said is acquitted, mga kababayan ko. Yan ang totoo. Sila ang to, sa atin lang, mga kababayan ko, gusto ko lang maliwanagan kayo at maintindihan ninyo pa ito. Mahaba-haba kasi itong pag-uusapan natin at talagang pipinuhin ko bawat litalye. Mga kababayan ko, pipinuhin po natin ito. Patambay po, ayan, okay lang. Okay lang, ha? Okay lang. Kahit anong uri ka pa, tumambay ka, walang problema dyan. Huwag ka lang manggugulo, di ba?
Pa-shoutout, Lods. Habang nasa work ako, Greedy Moto. Hello sa iyo, sir. Maraming maraming salamat. At salamat sa pagtambay mo dito sa atin. May nga pala, malapit na nga po pala tayo na mag 140,000 subscriber, mga kababayan ko. Ayan na, konting pokpok na lang. Huwag tayong magmumukmuk. Kasi kapokpok ng pokpok. Diba, mga kababayan? Konti na lang, mga kababayan ko. Magwa 140,000 subscriber na po tayo. Actual counts natin. Nagulat ako, ha. Talagang sinuportahan nyo tong ating ano, ha, channel. Ha? Maraming maraming salamat, ha. Ayan, no, mga kababayan ko. Magpo 140,000 subscriber na po tayo. Ang actual natin is 139.632. Ayan, 632 subscriber. Grabe naman yan. Ang aga mo ng live, Ma'am Christina Dolores. Hindi po, may live po tayo mamayang, ha, mamayang gabi. Mga kababayan ko, huwag kayong mag-alala. Yung ginagawa natin ngayon, nagde-debunk tayo. Ito ginagawa natin, dinedebunk natin lahat yung kabuod-buuran. Siyempre, wala tayong paliligtasin dito, mga kababayan ko. I-debunk na natin to. Hindi pa, pwede na hindi tayo magde-debunk. Ganitong oras ba nagla-live ka maliban sa gabi? Opo, may ganito pa ang oras ngayon. Nagla-live po talaga ako ngayon, mga kababayan ko. Kasi marami tayong dinedebunk, mga kababayan. Hindi po pwede na pumetics po tayo ngayon dahil hindi tayo makapag-chillax eh. Mga kababayan ko eh, panay ang pangapaninira kasi sa mga Marcos ngayon. Ganyan talaga ang labanan ngayon nila. Siraan na po ng siraan, mga kababayan. Kaya humanda-handa po kayo. Dahil hindi po pwedeng petiks po tayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kababayan ko, ha? At ino pang hinihintay nyo, medyo aagahan ko mamaya para hindi kami magkasabay-sabay lahat. Ayan na. Ayan, mga kababayan ko. Kaya ano pang hinihintay nyo, ilike nyo po yung ating live stream. Yun lang po hinihiling ko sa inyo, mga kababayan ko, kasi matinding panlabang ko po sa kanila yan. Ayan na. Good PM sa inyo. Good PM din po sa inyo. Kamamura, Dayanara, hello po sa inyo dyan. Alam mo, sulitin natin, mga kababayan ko, hanggat putol-putol lang kanilang signal ngayon dun. Kaya ano pang hinihintay nyo, like nyo na yung ating live stream. Oh, sige na. Umpisahan na natin to, mga kababayan ko, dahil nag-iinit na po yung ano, kaya meron ba kayong ano dyan? Bumili ba kayo ng ano? Sa ngayon, okay. Masakit ang loob ko. Oh, wala dahil kami pakialam mo sakit ang loob mo. Sige na, wala kami pakialam, ha? Oh, mga kababayan ko, umpisahan na natin to, mga kababayan, para naman mainit-init yung ating pag-debunk, mga kababayan ko. Dahil pupuntuhin ko po talaga, pupuntos po tat pupuntos po tayo dito. Hindi pwedeng hindi tayo pupunto sa pagkakataon na to. Mga kababayan ko, hindi pwedeng hindi tayo magsasalita at magsasawalang bahala tayo sa mga pakalat ng mga ito. Abay, grabe yung kanilang mga patutsada. Eh, kung ang tao hindi magbabalik tanaw, eh mga kababayan ko, mahihirapan po tayo. O nga pala, mga kababayan ko, nagpapasalamat po pala ako kay Pastor Kibuloy. Pastor, kundi dahil sa'yo, hindi mabubuking yung mga tao na to. Mga kababayan ko, sinuna to po, ha? Maraming maraming salamat. Sabi nyo po, balikan natin yung mga nakaraan. At ipaalam natin sa taong bayan, eh yan po ang gagawin natin ngayon. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo, Pastor, ha? Eh, kayo po ay naway sana'y nasa maayos na kalagayan, ha? At kasama nyo po sa piling ninyo yung mga kaibigan nating mga vlogger dyan. Maraming maraming salamat din po, isinugo nyo po itong tao na to at ngayon po'y masusunog dito. Number one, ha? I just want to remind. Remind ko lang, ha, itong ginagawa natin ay hindi po paninira bagkus pagde-debunk sa kanila. Hindi naman po pwede na kayo lang ang may karapatan na magsalita sa harapan ng publiko. Kaya ako, makakababayan ko, nagsasalita lang po ako sa harapan ng aking mga subscriber. Okay po ba yun? Okay sa inyo? Let's do this, mga kababayan ko. Pasok! Unang benga ni Sandra Scam. Painggan natin, mga kababayan ko, paunahin natin sila.
masakit ang loob ko. Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Ito mga kababayan ko ha, tandaan nyo po yung sinabi niya. Let's have a notes mga kababayan ko. Sabi niya dito, noong kapanahunan daw niya, meron ba kayong libro dyan? Kumuha kayo ha, kahit yung notebook. Noong kapanahunan daw niya, ang mga ano daw po nun mga kababayan ko, ang mga tao, mga Pilipino, noong panahon ni Duterte mga kababayan ko, na siya po isa sa mga board member ng PCSO, ay nahihirapan daw pong manalo ang mga Pilipino. Mga kababayan, naririnig nyo literally sa kanyang bibig, mga kababayan ko, ay nahihirapan ang mga Pilipino manalo. That's the right word na narinig nyo. Kung if I'm not mistaken, correct me. Mga kababayan ko, kung mali po ako, please pardon me. Mga kababayan, narinig nyo po actual mismo kay Ms. Sandra Cam na sinasabi niya po, mga kababayan ko, noong panahon daw po nila, mahirap daw pong manalo. Okay? Mga kababayan, ha, narinig nyo, at hindi sa atin ang galing, hindi po sa akin, at hindi po gumagawa ng kwento. Tuloy po natin. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion pinainamit yun ng 7 to 10 months ng dalawang winner ng isa is construction worker from Samar and another one is a nurse from Legazpi City. Ayan, narinig nyo mga kababayan ko ha? Pinapaliwanag niya dito yung mga nananalo ha? Nananalo to ha? Nananalo ha? Kumalma, tuloy. Mga kababayan ko, tuloy natin. Yung mga nananalo ha? At isa kanya nang gagaling. Tuloy. Yan ang totoo na nananalo. Okay. Sabi niya sa panahon daw nila, mahirap daw manalo. Nung panahon nila sa loto ha? Sa loto. Tapos, binida niya dito yung mga nanalo sa loto na sinasabi niya isang construction worker, isang nurse, mga kababayan ko. Aba, mukhang galing bumida. Tuloy! Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong general manager na si Melquiades Robles, minura niya dyan si Mel Robles, sabi niyang gano'n, no? G.I.G.O. E.I. ka! Gano'n. Mga kababayan, minura niya dyan eh. Tuloy. Ninanakaw mo! Ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Tandaan nyo ha, sa bibig niya nang galing. Ninanakaw nyo ang pondo ng taong bayan. Sinabihan niya po si Mel Robles at ang PCSO na sinasabihan niya pong magnanakaw ng pondo ng taong bayan. Tandaan niyo yung sinabi niya ha. Take note. Tandaan niyo yan. Kumuha kayo ng ano, ng booklet. Isulat niyo sa mga tickler niyo. Tuloy. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Ayan, sinasabi niya to ha, wala daw nananalo ha, wala nananalo. Tandaan ninyo mga kababayan ko, lahat ng sinabi dito ni Sandra, mga kababayan ko. Tuloy. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ayan, mga kababayan ko, sinabi niya to ha, sinabi niya to, abangan ninyo yung last part nito kasi dun sa sabog lahat ng mga sinabi niya, mga kababayan ko, tuloy. Ngayon, last December, dalawa na malaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million, saan na papunta? Sino ang tunay na winner? Kayo-kayo. Ayan, mga kababayan ko, galing, no? She is trying to manipulate and divert the story into, what we call this, into a, masabi natin na medyo palalain niya yung story. Kasi binigyan niya na ng curiosity yung tao. Sino ang nananalo? Ang galing ng diversity, ng pagda-diverse niya, no? Diversionary tactics yung tirada niya dun, eh. Sabi niya,
Sino ang nananalo? Siyempre, ang tao, magagalit, mapapaisip at nag-aalab ang puso, galit sa nagagalit sa gobyerno, ginalit nila. Ngayon, sasabihin niya ngayon, yung mga kabulukan. Tignan niyo mga kababayan ko kung paano kakarmahin mamaya itong mga to, ha? Mga kababayan ko. Thank you very much, Ma'am Eloisa Villanueva for membership. Maraming salamat po. Ganyan, jacket yan. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Ayan! Alam mo yan, ha? Sinabi mo yan na ang PCSO ay lo ay may lo ano? Ang loob ng PCSO ay nilalaman ng sindikato. Aba, sino kaya ang totoong sindikato? Malalaman natin dito yan. Tutok lang mga kababayan ko at ilike nyo yung live streaming natin. Maganda to. Kung maalala nyo, nung birthday ng GM Robles dito sa Malacanang... Hoy, teka lang ha, hindi sa Malacanang yun. If I'm not mistaken, hindi sa Malacanang yung tunay na birthday niya. Sa Sampaco, Maynila po yun. Take news po kayo kagad dun. Hindi po sa Malacanang yung tunay na birthday party niya. Doon po sa Paco po yun sa kanila, sa mga Robles. Have you seen that video? Ay, Santa Ana pala mga kababayan. Video of Liza Araneta Marcos. Diba ang sabi niya, Mel, I love you. Eh? May I love you ba dun? May I love you ba dun? Ang pagkakasalita lang naman ni F.L. Lisa, Happy birthday, Mel! Wish you a good day, ganyan, Mel Robles. Sama-sama tayo magiging millionaire. Walang sinabing I love you. Taray mo naman. Fake news? Fake news kagad, di ba? Tuloy, debunk natin to. Sabay-sabay tayo magiging millionaire. Oh, sabi na eh, pare-pares kayo ni Maharlika ng content eh. Isang-isa pa kalat sa inyo ng story ah. Tuloy. Kabal na mukha! Kabal na mukha! Kabal na mukha! Tandaan nyo rin yung salitang makapalang mukha, babalik yan sa kanya. Kabal na mukha! Noong kapanahonan namin, sa aking opisina, pinakababa. Ayan, ito, maganda to mga kababayan ko. Ha. Inamin niya dyan, ha? Babalikan natin yan, mga kababayan ko. Inamin niya dyan, sa panahon daw niya, mga kababayan, ha? Sa panahon daw niya, pakinggan nyo. Na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin. Binibigay mo, binibigay ng gobyerno. O, kailan mo naging pag-aari ang pera ng PCSO? Ha? O. The words came from she's mouth. Binibigay niya. Ha? Pera ng taong bayan yan. Wag mong ariin. Oh, dyan pa lang. Mali ka na eh. Dapat ang binibigay ng gobyerno gamit ang pera ng PCSO. Hindi pera mo. Hindi binibigay mo. Oh, tuloy. Ay 10,000. Oh, tandaan nyo, 10,000 binibigay niya daw, pera ng taong bayan yan, hoy! Tuloy. Pinakababa yan. Oh, pinakamababa daw yon. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000, nakakabigay ang direktor niyong Sandra Cam. Nga, nakakabigay daw ang direktor daw nilang si Sandra Cam. Ah, galing ah, bumuhat ng plato ah. Tapos tingnan nyo, saan siya kukuha ng pera, mga kababayan ko? Tingnan nyo ha, kung magbibigay ito ng 200,000 sa isang pasyente, tatanungin ko po kayo, kanino po kayo kumukuha ng pera, mga kababayan ko? Masyado nyo pong binitbit yung inyong ano, inyong pagkatao ha. Mga kababayan ha. Tingnan nyo, saan siya humihingi ng pera? Dahil pagbalaki na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor. Oo. Na magbigay ng 30,000 bawat sa fans sila. Okay, tama. Kanina niya hinihingi. Unang tanong, sablay pa lang eh. Alam niya kung ano? Hindi mo pera aakuin mo.
Makapagbigay ka ng 100,000, tandaan mo, gobyerno ang nagbibigay niyan, hindi sarili mong bulsa. Inamin mo rin dito na humihingi ka ng pondo rin sa mga kapwa mo direktor. Oh, ayan ang trapo. Oh, di ba? I don't know what's the reason kung bakit tumagal ka ng 7 years sa PCSO. Oh, 7 years ha, 7 years siyang nanatili. Tingnan niyo to. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. O ngayon, kanino galing yung pondo? Pera-pera ba no mga chairman? Pera mo ba o pera ng taong bayan? Ano sagot mo? Makapagbigay ka lang. Big 10,000 kada punta sa'yo. O, ganyan-ganyan siya kumako, mga kababayan ko. Literally, lantaran tayo. Trapolitiko ang tawag dito. O, tuloy. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning, TV na. Buong Pilipinas to, ha? 2 o'clock. Dito, lalo dito sa, ano, sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa natin may hirap, TV na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga, at ang matatanggap lang nila ay 3,000. O yan, 3,000. Ang sabi niya dito, 3,000 lang ang natatanggap. Totoo ba ito? 3K lang daw. Ayan, 3K lang daw ba talaga ang natatanggap ng mga tao? Oto, mga kababayan ko. Ang tanong ko sa'yo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang tawatan. Tatandaan niyo sinabi niya, pumipila lang daw ang tao, 3,000 ang natatanggap. Tuloy. Pumalaala mo, nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. O bakit dahil sa kaalya-kalyado kayo? Tuloy. Ngayon kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng tulo-tulo ang pera ng mga mahihirap. Ayan. Isang paratang pa ulit. Ilan ang paratang niya? Ang dami. Mga kababayan ko, ang dami niyang pinaratang dito. Sabi niya, mga kababayan ko, si Mel Robles, magnanakaw, minura niya, niyurakan niya ang pangalan, pati PCSO. Mga kababayan ko, ha, makinig kayo mabuti. This is very important to inform the Filipino people. Mga kababayan ko, pakikinggan niyo mabuti to dahil bawat litalyang bibitawan nito ngayon, mga kababayan ko, kaya kong pasinungalingan. Mga kapatid, na ang mga tirada nila, ginurgur nila pangalan ni First Lady Lisa na wala namang ginagawa sa kanila, niuyurakan ang pangalan ni Mel Robles na wala namang ginagawa sa kanila. Ngayon mga kababayan ko, ano mapapaisip kayo? Ano ang kanilang intensyon? May atraso ba si Mel Robles sa kanila? Wala, mga kababayan ko. Sa bibig niya na rin nang galing, mga kababayan ko, matagal bago may manalo. O, sige, mamaya babalik natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, silensyo muna tayo. Oh, ngayon, silensyo daw, ha? Ako ay nananawagan sa sambayang Pilipino na itigil nyo lang habang nandito itong gobyerno nito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Magnanakaw, ha? Huwag kayong tataya sa loto! Oh. Ngayon, mga kababayan ko, babalik ko sa kanya yan. Nagsisyesta kayo. Sabi nyo, huwag kayong tataya sa loto. Ano una niyang sinabi, mga kababayan ko? Uulitin ko, ha? Sabi niya nung una sa umpisa, noong kapanahunan daw nila, may matagal daw may manalo. Anong? Question mark. Bakit may matagal manalo? Mga kababayan ko, yun ang tanong. Mga kababayan ko, bakit may matagal manalo? So you mean, inaamin nyo ba na merong manipulation na ginagawa dyan sa PCSO? Nung mga panahon ninyo? Bakit wala bang tumatama sa mga combination numbers? Bakit? Sa bibig mo nang galing, ha? Matagal may manalo! Ha? Second, mga kababayan ko, accusing the PCSO General Manager Mel Robles
na isang magnanakaw at inakusahan nyo si First Lady Lisa na sangkot sa pagnanakaw. Ay, abay, ito ba'y mapapatotohanan natin biyahe ni Koy? Abay, oo, kaya ko. Abay, mismong kaalyado niya rin na naglaglag sa kanya. O, tignan nyo ha, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, hinamon niya dito ang mga taong bayan na huwag daw kayong tataya sa PCSO. Huwag daw po kayong, mga kababayan ko, na tataya, na huwag daw po kayong hanggat daw po meron, mga kababayan ko, hanggat daw pong merong Mel Robles na nananatiling magnanakaw daw dyan. Eto, mga kababayan, mga kapatid, maraming salamat po, Ma'am Beth. Thank you very much for your super chat. Ano po ba ang epekto nito kapag wala pong nagtataya o vetor, mga kababayan ko? Wala pong tumataya o vetor, ha? Wala pong tumataya. Ano po bang mangyayari sa ating mga kababayan ko? At eto pa po, saan nang gagaling ang 10,000 sinasabi niyang sa kanya at tigte 30,000 ng mga board member na sinasabi niyang ibinibigay niya? Mga kababayan ko, literally, mga kababayan, handa nyo sarili nyo sa mga maririnig nyo dito sa channel natin. Eto, mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Ngayon, Dino, diba? Oo. Kapapang dalang sa... Tatlong taon nang nagpapadialysis si Christine dahil sa chronic kidney disease. May rheumatic heart disease din siya, kaya madalas ma-confine sa ospital. Malaki ang tulong ang PCSO sa kanyang pagpapagamot. Ano ang sabi? Malaking tulong ang PCSO. Tingnan nyo po. Yung injection po na kinakailangan namin gamitin linggo-linggo kasi dialysis namin, hindi namin kayang bilhin pero required siyang gamitin sa amin. Bali, sa PCSO ko po nakukuha ang ayudang yan. Sa confinement din po, malaki din po ang naitutulong ng PCSO kasi tulad sa akin, lagi po ako na-admit. Every admission ko po, lumalapit ako sa PCSO. Nasa 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO. Oh, ano? 30,000, hindi po 10,000 ang sinasagot ng PCSO. O bakit yung po sinasabi? Sandra Cam, ba't sinasabi mo 10,000 ang ibinibigay mo? O asan yung 20? Sige nga! Mga kababayan ko, uulitin ko ha. Uulitin ko. O, sabi ni Sandra Cam. O. Ako ay nananawagan sa sambayang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Alam ka, ha? Ayun, Dino, diba? Oh, sino mawawalan? Sandra Cam! Maawa ka sa mga tao na to! Ikaw, mayamang ka, makakahiga ka, makakapag-dialysis ka kung may sakit ka. Pero itong mga pobreng Pilipino, na kagaya namin na naghihirap, ha? Makinig kang mabuti. At sa lahat po ng mga nakikinig at taga-suporta niyan. Ito po bang ganitong mga tao ang gusto nyong pahirapan? Ito po bang mga ganitong tao ang gusto nyong bigyan? Tanggalan ng karapatan na makapagpagamot gamit ang pera ng taong bayan? Ay ang kakapal naman po ng mga pagmumukha ninyo dyan! Gusto nyo pong tanggalan itong mga tao na to? Huwag po kayong tataya sa loto hanggat meron pong ganyan. Si Mel Robles ba ang may problema dyan? Hindi po si Mel Robles ang nakikita kong problema dyan. Yung mga tao atang pumupukol at gumugurgur at naiinggit sa posisyon niya. Abay, kung idadamay nyo yung mga ganitong tao, ay hindi ko po kayo palalampasin dito. Baka po magkaharap po tayo. Masabi ko po sa inyo mga dapat nyong malaman. Sa una nyong sinabi, kasinungalingan, pera nyo, binibigay mo, isang punta sa'yo, binibigay mo. 10,000. Bakit sa PCSO natatanggap niya 30,000 pag nagpapagamot siya? Imagine ninyo yung naitutulong ng PCSO na madagdagan, madugtungan ang buhay ng mga kababayan natin, pobre kagaya nila, na walang kakayanang magpagamot ng kanilang mga sarili at gamit ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo,
Huwag kayong tataya, huwag kayong magbebet sa loto. Di ba? Ngayon, kung 10,000 ang binibigay mo, kailangan pa ba magmakaawa ang tao sa'yo? Eh, pera ng taong bayan yan. Correction! For your information, hindi mo pera yan. Pera yan ng taong bayan. O, tuloy natin. Tatlong taon nang nagpapadialysis sa si Christine dahil sa chronic kidney disease. May rheumatic heart disease din siya, kaya madalas magqualifying sa ospital. Malaki ang tulong ang PCSO sa kanyang pagpapagamot. Yung injection po na kinakailangan namin gamitin, linggo-linggo kadialysis namin, hindi namin kayang bilhin, pero record siyang gamitin sa amin. Bali, sa PCSO ko po nakukuha ang tulong yan. Sa confinement din po, malaki din po ang itutulong ng PCSO. Kasi tulad sa akin, lagi po ako na-admit. Every admission ko po, lumalapit ako sa PCSO. Nasa 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO kapag ina-admit sa ospital si Christine. 6,000 pesos naman ang pulong pinansyal, pambili ng gamot. Oh, kita nyo? 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO. Hindi yung galing sa mga board member, ha? Hindi galing sa mga board member, sa PCSO. Nang gagaling yung pondon 30,000 except yung 6,000 pesos na additional para sa gamot. O ngayon, nalalaman nyo yan. Masakit ba sa tenga nila? O huwag yung kakalimutan na mag-like ngayon sa ating live stream. Sumasakit ang mga ulo ng mga to ngayon. Umiikot ang puwet ngayon to. Nila maharli ka kung paano nila sasagutin to sa akin. Maraming salamat, Tita Lily Ragasa, for your super chat. Umiikot ngayon ng mga puwet ng mga yan ngayon kung paano nila ako sasagutin dito ngayon. Tuloy, 30,000 ang binibigay ng PCSO plus 6,000 sa gamot. Tuloy. Sa aking opisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay 10,000. Grabe ka! Grand slam ka na naman ngayon, madam! Oh? At ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko na direktor. Ooh! Na magbigay ng tips to 30,000 bawat sa fans nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Anong paniniwalaan nyo? Yung statement ng isang board member, natural, bubuhatin mo sarili mong bangko. Pero ang pakikinggan ko, yung balita mismo sa television. Di ba? Mga kababayan ko? Totoo. O, di ba? O, sa pool, di ba? O, ang sakit sa damdamin nito. Umiikot ganyan yung mga puwet ng mga vlogger nila doon. O, paano ako sasagutin ngayon? O, tuloy natin. Mga kababayan ko. Mahaba at malalim ang pila sa PCSO Charity Assistance Department sa Quezon City. 2 o'clock dito, lalo dito sa sa Manila. Tignan nyo, ha? 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa natin mahihirap, pipila na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga, at ang matatanggap lang nila ay 3,000. 3,000 daw, ha? 3,000! 3,000 lang daw pipila ng pagkahaba-haba. O, nakinig ako ng balita. Ano sabi sa balita? Si Adeline, galing pang Amon Rizal, 2,129 pesos ang kada tableta kailangan ng asawa niya. Oh, ito ha, 2,129 pesos kada tableta ang kailangan ng asawa niya na may sakit na leukemia. Panoorin niyo mabuti ha. Na may leukemia na dapat iniinom 4 na beses isang araw. Malaking bagay daw ang 10,000 pesos na nakukuha ang tulong sa PCSO. Anong 3,000 pesos? 10,000 pesos po! Oh, ayan natin! Maliwanag ha! Oh, maliwanag! Oh! Tuloy! Si Adeline, galing pang Amon Rizal, 2,129 pesos ang kada tableta kailangan ng asawa niya na may leukemia na dapat iniinom 4 na beses isang araw. Malaking bagay daw ang 10,000 pesos na nakukuha ang tulong sa PCSO. Oh, 10,000 pesos ang nakukuha sa PCSO. Alo, sasagot pa ba to? Oh. Yung ito, pumila, nakakuha ng 10,000 pesos, cash assistance sa PCSO. Tapos yung isa, pag may medication na sa hospital, 30,000 plus 6,000 sa gamot. O, tuloy natin. Nasa 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO kapag ina-admit sa ospital si Christine. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit gano'n, mayroon naman kayo.
Magdabag bumabay sa amin para ito paano natutulungan kami. Sila nga ang bangkawala ng pulong pinansyal dahil sa pagpapasara ni Pangulo Duterte sa... Okay, to. Ito mga kababayan ko. Ito, to. This is the exciting part, mga kababayan. Si Sandra Cam, todo buhat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Tama, mga kababayan ko. Todo buhat siya, di ba? Nakikita nyo, todo buhat si Sandra Cam sa bangko nila. Nasa panahon daw nila, matagal may manalo. Matagal daw may ganito. Mga kababayan, natototoo daw ang mga nananalo. Ito, mga kababayan ko. Bakit nung way back, last 4 years ago, bago mag, anong panahon ng pandemic, mga kababayan ko, maalala ninyo, pinasarado ni Pangulong Duterte yan? Bakit pinasarado ni Pangulong Duterte yan? Mga kababayan, ha? Totoo to, ha? Ito, totoo to. Sabi ni Sandra Cam, fulfillment nung kanilang PCSO noon, maganda daw. Bakit pinasarado ni Pangulong Duterte yan? Tingnan nyo to, mga kababayan ko. Tingnan, pakita ko sa inyo, ha? Tuloy natin. Sagot ng PCSO kapag ina-admit sa ospital si Christine. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit gano'n, mayroon naman kayo. Alam mo na, magdabag bumabay sa amin para ito paano natutulungan kami. Sila nga ang bangkawala ng pulong pinansyal dahil sa pagpapasara ni Pangulo Duterte sa gaming outlet. Ayan. Ito, magtaka kayo. Bakit pinasasara ni Pangulong Duterte ang PCSO noon? Curious kayo. Di ba? Si Sandra Cam, pinapatigil niya ngayon yung pagtaya ng taong bayan na nawagan. Mga kababayan ko, ha? Nanawagan na wag na daw tumaya sa loto, mga kapatid. Second, mga kababayan ko, yung apektado, yung mga kagaya nung pinakita ko sa inyong mga nagda-dialysis, may mga sakit na malala, paano matutulungan ng PCSO ngayon yan kung wala pong magbe-betor, mga kababayan ko? Ang tanong ko po dito, mga kababayan ko, bakit pinasara ni Pangulong Duterte yung PCSO? Kung kay Sandra Cam ang paliwanag niya dito sa inyo at ang introduction niya ay napakamalinis nila. Maganda ang pamamalakad ng PCSO sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Eh bakit pinasara ni Pangulong Duterte yan? Aba, naku-curious na kayo ngayon, mga kababayan ko. O eto, painggan nyo tong pasabog natin. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquiades Robles, ninanakaw mo, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Talaga ba? Si Mel Robles ba nagnanakaw? Napatunayan na ba sa husgado at mayroon ba kayong dokumento na maipapakita na si Mel Robles ay magnanakaw? Meron na ba, mga kababayan ko, na nagpakita ng ebidensya si Sandra Cam na isang whistleblower na si Mel Robles ay isang magnanakaw? Napatunayan na ba nila sa loob ng social media? At napatunayan na din ba ni Maharlika, nakapaglabas na din ba ng ebidensya yung mga yan? Until now, wala pa rin. Ako, mga kababayan, ako may ebidensya. Ako may ebidensya sa kanila. No? During the administration of Duterte, ang PCSO, corrupt. Paano ko nasabi corrupt sila? O, di ba? Sabi ni Sandra Cam, matagal may manalo sa kanila. 3 months ang abutin bago makamapaabot ng 1 million. Bakit nyo hino-hoarding yung mga nananalo? Aba, tuloy natin. Papakinggan nyo tong mga sabihin niya, ha? Kaliwat ka ng irregularidad ang nabiso ng Commissioner Audit sa PCSO bago ipag-utos ng Pangulo na ipatigil ang gaming operations sa ahensya. Kapiyag ipag-remit ng PCSO ng higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Oh, ano to, Sandra Cam? Akala ko ba malinis yung ano nyo? Akala ko ba malinis yung ahensya ninyo? O bakit hindi kayo nakakapag-remit ng almost 18 billion pesos sa gobyerno? Saan na pupunta? Ulitin ko, ha? Magnanakaw daw si Mel Robles.
Ito yung PCSO sila sila. PCSO sila sila to. O, tuloy. Ninanakaw mo! Ninanakaw nyo! Ang pundo na para sa taong bayan. Kaliwat ka ng irregularidad ang abiso ng Commission on Audit sa PCSO bago ipag-utos ng Pangulo na ipatigil ang gaming operations ng ahensya. Kabilang dito ang ipag-remit ng PCSO na higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Ipag-remit ng PCSO na higit 8 milyong pisong kita para sa gobyerno. Ano yan? O, sino ngayon ang magnanakaw? Asan yung 8 bilyon? Saan napunta yung 18 billion pesos sa panahon ng Duterte administration na nawawala? Akala ko ba malinis ang administrasyon ni Pangulong Duterte pagdating sa PCSO? Nung nabukelya po ito, mga kababayan ko, at pumutok sa loob ng media, ay kanya-kanya pong linis ng bakuran. Sandra Cam, ano to? Saan pupunta? Mas malala po yung sinasabi nyong 18 billion. Di ba? Kung gine-question nyo si Mel Robles na merong 6 million, ilang million yung mga nananalo, mas malala po yung 18 billion. Di ba? Mga kababayan ko, 7 years ka po nakaupo dyan, di ba sabi nyo po? O, asan po napupunta yon, mga kababayan ko? Saan po napupunta yung 18 billion na nawawala sa PCSO? Ah, sige nga po, matanong ko lang po yan, ha? Ako po, mga kababayan ko, hindi po ako nagsasalita dito ng akin lang. Ito po'y galing sa kanila, mga kababayan ko. Diba? Tuloy natin. Umakso si Marisa Tri. Mas prioridad daw ng gobyerno na matuntukan ang talamak na katiwalian sa Philippine Charity Sweepstakes Office. O, ano ngayon? Duterte administration, mayroong PCSO, ang nangyari, katiwalian. Sabi ni Sandra Cam, kami, maayos, na nagpapatakbo, kami, may gano, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong ganyan, nagbibigay ng 10,000 pesos. O, ano to? O, bakit sinabihan kayo? Mismong kaalyado mo to, Duterte administration. Si Duterte ang nagpasara sa inyo. Kung alam ni Duterte yung mga korap kayo na nandiyan dyan. O, kakaalyado mo si Duterte ngayon. Ba't di mo tanongin si Duterte? Ba't kayo pinasara? O, tuloy. O, yan ha. Ipag-remit ng PCSO na higit 8 bilyong pisong kita para sa gobyerno. Pumasok si Marisa Tri. Mas prioridad daw ng gobyerno na matuntukan ang talamak na katiwalian sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Meron talaga, di ba? Kaya't hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, suspendido muna ang lahat ng gaming operations ng ahensya. O, ayan, pinasarado rin ni Duterte lahat yan. O, kasi hindi nare-repaso yung korupsyon. Mga kababayan ko, tama? Tapos, wala namang corruption dito ngayon, idinadivert niyo yung issue sa corruption. Eh, matanong lang kita, Sandra Cam. Nung administration, nung kayo po ba ay namumuno dyan bilang board member ng PCSO, alam nyo po ba na mayroong katiwalian ngayon po dyan? Kasi po, nagtataka po ko, sinabi ninyo, mga kababayan ko, sinabi po ninyo, na matagal, matagal mayroong kayong maipanalo. Nasabi nyo po, mga kababayan ko, bago po kayo, mga kababayan ko, tumaabot ng 3 buwan, walang nananalo. Eh bakit ngayon po sa panahon ni Mel Robles, bilang isang general manager, mga kababayan ko, may mga nananalo pong Pilipino? Ay gusto nyo po ba ng pruweba, mga kababayan ko, na may nananalo pong Pilipino? Ay ito po, oh, meron po nanalo. It's hard to, mahirap man pong ibigay ito ngayon, mga kababayan ko, pero kailangan malaman ng taong bayan eh. Wala tayong magagawa. Kasi, okay lang naman daw na malaman. Ito po yung nanalo. Isa sa mga nanalo sa PCSO, mga kababayan ko. Eh maganda po ipakita sa inyo to ngayon. Eh hindi ko na po palalampasin to kasi pagkakataon na natin to eh. Kumbaga, hindi na po pwedeng ipagsawalang bahala, mga kababayan ko. O ayan, nanalo po sila sa PCSO, mga kababayan ko. Sabihin nyo pong edited yan. Kita nyo po ba? O ayan o. O ngayon po, lantaran na yung tao na humaharap
May nananalo po ba o wala sa PCSO? Ordinaryong Pilipino yan. O ngayon, tatanungin ko po kayo. Yung kaalyad dati po, sa panahon po ni Duterte, na pinamumunuan nyo bilang board member po kayo, bakit uso po ang katiwalian? Kung si Pangulong Duterte po ang nakapo na sa inyo, na kayo po ay corrupt. O ngayon, mga kababayan ko, paano nyo po lulusutan to? O, iikot na po ang puwet ninyo, mga kababayan ko. Iikot na po ang puwet ninyo. Mga kapatid, ha? Paano nyo lulusutan to ngayon? Mga kababayan ko. Kasi pagbibintangan nyo po si First Lady Lisa, sabihin nyo po na magnanakaw ng pera ng taong bayan. Sasabihin nyo po si Pangulong Bongbong, si Mel Robles, magnanakaw ng pera ng taong bayan. Samantalang kayo nga po ang kumakamkam sa pera ng taong bayan, totoo. Kasi from the beginning, sabi nyo, pag may pumupunta sa opisina nyo, plus 10,000 kapag nangingin ng tulong. O, di ba? Plus 10,000. Narinig yun, sa bibig nyo nang gagaling yan, ha? Flattered pa po kayo. Mga kababayan ko, na 10,000 po ang binibigay ninyo, pero ang totoo, pera yan ng taong bayan. Huwag nyong kamkamin yung pera ng taong bayan. Masama yun. Ngayon, mga kababayan ko, balik tayo sa tanong ko, bakit kayo pinasara ni Pangulong Duterte that time? Mga kababayan ko. Diba? Kasi makakalampag po ko ng mga opisina ngayon. Kakalampagin ko po kayo. Bakit kayo pinasara ng bakit kayo pinasara? Diba? Ba't pinasara ang PCSO during that Duterte administration? Na sinasabi nyo ngayon na pina-plattered kayo, na sinasabi nyo, Sandra Cam, na maganda ang pagpapatakbo ninyo. Eh sinabihan nga kayo ni Pangulong Duterte na corrupt kayo. O ngayon, sino ngayon na magnanakaw? Sana punta yung 18 billion. Pinupunan nyo yung mga nanalo ng 600 million. Na pinupunan nyo na may mga nanalong ilan na nanalo ng 600 million. O bakit hindi nyo mapuna to ngayon? Bakit hindi nyo masagot to ngayon? Eh buti na lang pala, pinaalala ni Pastor Kiboloy sa akin na magbalik tanaw. Eh, nagbalik tanaw talaga ako. Oh, mga kababayan ko, totoo, di ba? Tuloy. Yun nga lang, tila walang aasahang tulong mula sa gobyerno ang mga agent o may-ari ng mga ipinasarang outlet. I'm sure, yun naman mga naapektuhan, hindi naman sila ganun kahirap. Marami naman silang kinita during those times na they were operating. Pero apektado rin sa pagpapasara ng higit 30,000 outlet ang mga ordinaryong empleyado. Sa kabila nito, tila hindi natinag si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Bakit? Nung hindi pa sila empleyado, hindi sila nabubuhay? Pero po, ano yung underestimate? Oh, ganyan sumagot ang Duterte administration. Ano ba? Barubal. Tapos sasabihin ni Panelo, magnanakaw yung mga ganyan. Yan yung ayan, no? Not underestimate the human spirit of Filipinos. Hindi naman daw pababayaan ng gobyerno ang mga taong umaasa sa PCSO para sa medical assistance and social services. Pwede naman daw kasi itong salukin ng ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Office of the President. Office of the President? Sasagutin nyo? Kaya nga gumawa si Senator Bongo ng Malasakit Center eh. Ginawa niyang one-stop shop lahat. Di ba? Court, Department of Social Services, Department of Health, at kahit mga lokal na opisyal. All they have to do is to make the request. Parang na ginagawa nila dati. Karamihan na ginagawa nila sa musulat o humingin ng tulong sa isang tao na may kilala sa ganito, natakakarating naman kagad ng tulong. Grabe, di ba? Mga kababayan ko. Imagine ninyo, gusto nyong ipatigil yung gusto nyong tumigil, wag tumaya ang taong bayan, sinisira ninyo. Totoong nangyayari pala. Eh, bakit kaya? O, ano sabi ni Duterte? Hindi tinukoy ng Pangulo kung anong partikular na katiwalian ang nagtulak sa kanyang utos laban sa PCSO. Pero nauna nang sinabi ni Panelo na hindi ibinibigay ng ahensya ang tamang kita ng gobyerno. Dahil nung kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Dahil nung kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Sabi niya yan, ha? No. Ilang araw bago ang ika-apat na sona ng Pangulo, inilabas ng Commission on Audit ang 2018 Annual Audit Report nito sa PCSO. Kabilang sa mga nabisto ng COA, ang hindi pagre-remit sa... Oh, ayan ha. COA nakabisto sa inyo, ha? Hindi pala si Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Nabisto pala ng COA. COA? COA po.
Ayan, correction lang mga kababayan ko. Hindi pala nabisto ni Pangulong Duterte to. COA pala nakabisto sa kanila. Sandra Khan, ano to? Ba't 18 billion ang hindi nyo niririmit? Sabi ng COA. Kahiyaan na lang kasi nabisto ng COA tapos hindi kayo pasasara ni Duterte. Tuloy. National government ng nasa 8.426 billion pesos na dividendo ito mula 1994 hanggang 2016 na alinsunod dapat sa GOCC dividend law. Gayun din ang hindi paglalagay sa charity fund ng ahensya ng kabuuang 600... Oh, ayan ha. Ang laki nito ha. Hindi kayo nagre-remit sa charity fund. 184 million pesos mula sa forfeited prices ng Kino Games at hindi nagamit na operating fund nito noong 2017. Grabe, hindi rin daw tama ang deklarasyon ng PCSO sa assets at liabilities mula sa 2.5 billion peso trust fund nito sa land bank. Grabe kayo! Duterte administration to nangyari ha? At pumayag din daw ang ahensya na mag-operate ang tatlong small town lottery agents noong 2018 kahit may unsettled cash bonds sa mga ito. Oh, ayan! Ayon kay Panelo, kailangan lang daw tukuyin kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon sa ahensya. O sino nga ba sangkot sa korensya, Pasal? Sino nga ba sangkot sa korupsyon? Sino nga ba? Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Wala akong sinabing kurap, ha? Wala akong sinabing kurap. Mga kababayan ko. Wala akong sinasabing kurap. Uulitin ko ha. Wala po akong sinasabing kurap. Tinanong lang si Sal Panelo, mga kababayan ko, kung sino, ano gagawin nila. Ang sagot ni Sal Panelo, kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon sa ahensya. Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Oh, ang tanong dito, napakinggan nyo naman, di ba? Mga kababayan ko, napakinggan nyo, ha? Napakinggan nyo. Ulitin natin, o. Sige pa, ulit natin. Mahina daw audio, o. Ayan. O, mahina daw ang audio, o. Ayan. Sige, tuloy natin, o. Ayan. O. Ang hindi pagre-remit sa national government ng nasa 8.426 billion pesos na dividendo nito mula 1994 hanggang 2016 na alinsunod dapat sa GOCC dividend law. Gayun din ang hindi paglalagay sa charity fund ng ahensya ng kabuuang 684 million pesos mula sa forfeited prices ng Kino Games at hindi nagamit na operating fund nito noong 2017. Hindi rin daw tama ang deklarasyon ng PCSO sa assets at liabilities mula sa 2.5 billion peso trust fund nito sa land bank. At pumayag din daw ang ahensya na mag-operate ang tatlong small town lottery agents noong 2018 kahit may unsettled cash bonds sa mga ito. Ayon kay Panelo, kailangan lang daw tukuyin kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon sa ahensya. Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Dahil noong kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Bayan ko. Ah, paano nyo to lulusutan? Now, the biggest question, may corruption ba talaga na may katotohanan ang PCSO ngayon? Kasi ang makakasagot dyan, kung corrupt si Mel Robles, magnanakaw si Mel Robles, COA. Mga kababayan. Ngayon, kung hearsay lang nila yung sinasabi, tayo may ebidensya, mga kababayan ko. Because yung pinakita ko sa inyo, yung sa pondo, yung sa assurance ba, cash ba nung ano, sa land bank, hindi kayo nagre-remit, hindi nyo nire-remit yung time. Sa time nyo to ha, kauupo pa lang ni Digong, tatlong taon pa lang si Digong, nagnanakaw na lahat kayo. 18 billion pesos ang kinukurakot ninyo. Mga kababayan ko. 'Di ba? Ngayon ang tanong ko dito, saan napupunta yung 18 billion na 'yon? Oh. Bumingo kayo. Ngayon, sasabihan niyo magnanakaw si Mel Robles. Sinong makakapagsabing magnanakaw si Mel Robles? COA. Kasi sa COA nang gagaling at COA nag-o-audit sa mga ahensya ng gobyerno. Mga kababayan ko. Tanong! Mga kapatid! Tanong! Mga kababayan! Tanong! Ng sambayan ng Pilipino! Mga kababayan ko! Magnanakaw ba si Lisa? Sagutin niyo po ako! Magnanakaw ba si Mel Robles?
Sagutin niyo po ako ngayon! Sino ang makakapagpatunay ng mga magnanakaw sila? Wala! Bintang! Mga kababayan ko, Bintang! Ngayon, tatanungin ko po kayo, mga kababayan ko, sino makapagpatunay? COA! Ano nagpatunay sa Duterte administration na yung mga tao na to ay sangkot sa nawawalang pera ng pondo ng bayan na 18 billion? Saan napunta ito? Ang masarap na tanong. Sila, mumangak-ngak, babanat, gugurgurin, sisiraan ng ano, mumurahin si Mel Robles, yuyurakan ang pangalan ni FN ni ng Ginang. Sasabihin ng mga magnanakaw, pero kayo may na may issue kayo na 18 billion, 18 billion pesos. Nawawala. Pera ng taong bayan yan. Hindi nyo po pera yan. Ngayon, sasabihin nyo sila ng mga magnanakaw tong mga to. Mga kababayan ko, ngayon, tatanungin ko po kayo. In front of my subscribers, nasan yung 18 billion pesos? Pera ng taong bayan yun. Maharlika, sagutin nyo to. Pag hindi nyo nasagot to sa akin ngayon, pasensyahan tayo. Where's the 18 billion pesos ng PCSO na hindi nyo niririmit? 7 years kayong naupo doon, di ba? Bilang board member. Tapos pinaratangan nyo si Mel Robles. Ngayon, mga kababayan ko, may mga nananalo sa PCSO. Kagaya nga ng sabi niya, narinig ninyo, noon, pinahirapan nila ang taong bayan manalo. Literally, pinahirapan nila ang taong bayan na manalo. Mga kababayan ko, ito totoo to mga kababayan ha. Pinahirapan nila ang taong bayan manalo sa PCSO para makapag-ipon ng pera para ano? Para gamitin ninyo? Saan? Sa pangsarili ninyo? I'm sorry to say this, but your name para sa akin is Sandra Scam. Mukha po atang ako ata ang whistleblower ngayon. Uy, thank you very much, Pinay Lifestyle Vlog. Maraming salamat po. Thank you for your super chat. Mukha po atang ako po atang whistleblower ngayon. Eh, may nananalo po ngayon sa panahon nila First Lady Lisa. Sa panahon ng Marcos Administration, mabilis manalo ng loto. Bakit kayo? Ang tanong. Ang tagal manalo. Sabi nyo po yan eh, di ba? Oh. Sabi nyo po yan, nung panahon nyo po, matagal pong may manalo. In your words, mga kababayan ko, matagal pong may manalo. Ito ha, oh. Hirapan manalo dahil nung kapanahonan namin, nahihirapan manalo. Oh, bakit may nahihirapan manalo? Eh samantalang ngayon, sunod-sunod ang nananalo sa loto. Pag may nananalo po ba sa loto, mga kababayan ko, kurap na po kagad yung ahensya. Mga kababayan, mga kapatid, nung panahon daw po kasi nila, mga kababayan ko, mga kapatid, eh mahihirapan daw po ang Pilipino para manalo sa loto. Eh para saan po ba, bakit tumataya ang taong bayan, ang Pilipino sa isang loto, mga kababayan ko? One reason. Sinusubukan nilang makatsamba ng mabago ang buhay nila. Ngayon, mga kababayan ko, sa pananalita mo, ibig sabihin nun, kung may pinahihirapan nyo, pahirapang manalo sa Duterte administration, you mean ang ibig nyo sabihin? Tanong lang ha. Tanong lang, tanong ko lang. Ang ibig nyo po bang sabihin? Tanong ko lang po sa inyo. Minamanipula nyo po ba yung panalo ng mga Pilipino? Ayan ang pinakamagandang tanong. Tanong ko lang po ha, minamanipula nyo po ba ng Duterte administration kung may mananalo po bang Pilipino? Sabi nyo po, pahirapan, manalo.
inaabot ang 3 buwan bago may manalo. Kasi ako, mga kababayan ko, yung latest winner po natin, mga kapatid, yung latest winner po natin, mga kababayan, eto po. Baka sabihin nyo pa pong edited yung nananalo. O ayan, latest winner po natin yan ha. Pagpakita na po ng muka, lumantad po sa publiko. Pahirapan po bang manalo ngayon sa loto? Ayan po ang pinakamabigat na tanong ko po doon. Diba? Kasi, in your words, that came from your mouth, pahirapan manalo sa loto. Eh, hindi naman pala pahirapan manalo sa loto. Kasi may tumatama naman pala ng combination number. Sa pananalita nyo naman, inaabot ang 3 buwan, pahirapan. Ibig sabihin nun, may kurap. Dinadaya nyo yung taong bayan. Dinadaya ninyo. Ang aminin ninyo, Duterte administration pa lang, may dayaan na sa loto. Ngayon, nililinis ng administrasyon ng Pangulong Marcos, sinasabi nyo, dinadivert nyo yung issue. Ako, haka-haka ako lang to. At ako lang naman ang nakakaisip nito at sinasabi ko po sa inyo. Nakakababayan ko. Ako, maniniwala kasi ako na may nananalo talaga because the combination number. Like I said, yung kapitbahay nga namin dito, nanalo sa loto, mga kababayan ko, ayun, lumipad na ng Amerika, hindi na nandito. Mga kababayan ko, may nananalo. Pangalawa, may mga lumantad din po ngayon na mga nananalo. Lakas loob, oh. Mukha talaga pinakita nila yung mga nanalo sa loto, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, walang nananalo. Diba? That's the biggest question. Kung sa Duterte administration pala, pahirapan, manalo. Tapos nagkaroon kayo ng issue na 18 billion pesos ang problema ng PCSO during the Duterte days. Pinasara ni Duterte yon. Tama? Kasi nagkahiyaan na eh, nalaman ng COA. Mga kababayan, pag hindi inaksyonan ni Duterte yun, pupukulan siya ng issue ng COA. Sabi dito, Tapan, manalo! Oh, bakit din pa, bakit ngayon mga kababayan ko? Ano po bang gusto nyong ipalit sa ating mga loto outlet? Pinakita ko na sa inyo mga kababayan ko yung pwedeng mangyari kapag wala na nagbibet sa loto, mga kababayan. Pinakita ko po sa inyo yung mga taong mawawalan, yung mga taong hindi mabibigyan ng atensyon. Ako, napatunayan ko po sa inyo, nakita nyo po dito, na hindi ko po kailangan magsinungaling sa tao, sa harapan ng tao, na para sabihin lang maganda po yung ginagawa nila. Ako, mga kababayan ko, with evidence, yung mga tao po mismo nagsasalaysay, gumagawa ng testimonya na ibinabalita sa television, na ine-echo ko po sa inyo dito. Diba? Sabi ni Sandra Cam, number one, babalikan po natin na. Repeat lang po ako. Bago po tayo mag-iwahiwalay. Ang sabi niya po, pag dumalaw sa kanya ang isang tao, 10,000, pinakamahina daw niyang binibigay. Mga kababayan ko, number one, hindi mo pera yon, pera ng taong bayan yan. Pangalawa, magnanakaw ba si Mel Robles? Magnanakaw ba si First Lady Lisa? Sagot, hindi. May patunay ba? Wala. May ebidensya ba sila? Walang naipakita. Lahat ng sinabi, hearsay. Mga kababayan ko, boka, walang ebidensya. Nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, PCSO Board Chairman si Sandra Scam, anong nangyari mga kababayan ko? Issue sa administrasyon nila, 18 billion ang nawawalang pera ng PCSO. Sino nakahanap? Sino naggumawa ng ebidensya? COA. Sino naglagay? Sino nagpakita? Nagpakita kay Duterte ng problema sa PCSO? COA. Na-audit sila. Pera ng taong bayan yan. Pera ba ng ordinaryong Pilipino yan? Pera ng taong bayan yan. Yung binibigay niya bang pera? Pera ba niya yon? Hindi. Kasi nungalingan din siya sabi niya, binibigay niya. Pera ng taong bayan yan. Second, mga kababayan ko, pangatlo, sinasabihan niya ang taong bayan na huwag kayong tataya o huwag kayong magbibet sa PCSO, sa loto. Sinong mahihirapan? Sinong pahihirapan niya? Sinong bibigyan niya ng problema? Sinong bibigyan niya ng pasakit?
yung mga taong umaasa sa gobyerno na matutulungan sila at maidudugtong ang buhay nila gamit ang pera ng taong bayan na nanggagaling sa PCSO, na nanggagaling sa inyong mga taya, sa inyong mga bet, sa inyong pag-suporta, sa inyong pagsali o pakikisa sa loto. Di ba? Mga kababayan ko, paano tayo makakapag-donate sa mga LGUs na mga nangangailangan? Paano tayo makakapag-donate ng mga ambulansya sa mga ospital na nangangailangan? Paano tayo makakapag-donate, mga kababayan ko, sa mga nangangailangan na tao makakapagbigay sa mga nangangailangan ng tao kung pipigilan natin ng pagtaya o pagbet dito? Kaya ako sinasabi ito, mas gugustuhin ko pang tumaya ako sa loto kaysa sa mga online casino. Mga kababayan. Diba? Minsan na ako nag-promote sa inyo ng isang online casino, pero hindi ko na inulit. Bakit? I realize, mga kababayan ko, na tinatabunan ko yung PCSO natin na may nangangailangan. Kaya ako, mga kababayan ko, never ko na pong tinanggap yung mga offer. Napakaraming offer sa akin ng mga sugal. Pero sabi ko, hindi ko natatanggapin yan. Kasi bakit? Mga kababayan ko, katwiran ko. Katwiran ko ngayon. Nasubukan ko na yan eh. Nakita ko na effect niyan eh. To be honest, mga kababayan ko, ang gusto nilang mangyari dito, mga kababayan, ay parang suportahan pa yung Pogo. Pogo. Diba? Nag-promote na rin ako ng Pogo dati. Hindi ko kakaila sa inyo yan. Makita nyo ako dun. Pero di ko na kinuha yung mga advertisement ngayon na ganun. Bakit? Katwiran ko, eh, meron naman tayong sarili natin na charity sweepstake eh. Meron naman tayong sariling ano eh. At kailangan pa nating tumaya dito na scam din naman. Mga kababayan. Eh, nakakapagtaka. Kaya nakakatana na napapatanong ako, paano nila nasasabi na magnanakaw si Robles, magnanakaw si Lisa, gumagamit ang pera ng taong bayan, sinasabi ni Maharlika, itang ina, mga kababayan ko, literal na ginagago nila ang sambayan ng Pilipino. Mga kababayan ko, diba? Tapos mumurahin mo si Romel Robles doon sa harapan ng napakarami yung taga-suportang hibang? Nasasabihin mo ng putang ina mo, Mel Robles? Nagaganunin mo sa harapan samantalang mga tarantado kayo, kayo pala ang totoong gahaman? Hindi lang kayo kaya magmura dito sa loob ng social media. Kaya din namin yun. Diba? Masarap bang pakinggan? Hindi, para sa akin. Pero ang totoo, mga magnanakaw ng pera ng taong bayang kayo. Hindi kami. Hindi si Mel, hindi si Lisa, kundi kayo. Huwag niyong tarantaduhin ang taong bayan, kaming mga Pilipino. Yun ang gusto ko sabihin, mga kababayan ko. Anyway, mga kababayan ko, I'm just trying to cool down, mga kapatid, no? Nalulungkot kasi ako eh. Ang daming anay sa gobyerno eh. So many shit, mga kababayan ko. Don't know what's the reason, I don't know what, kung bakit, pero damn. Diba? Dami nilang tae dun. Diba? Tapos sasabihin nila, mga kababayan ko, na ito ginagawa. Paano kung di mo babalikan yan? Paano di natin papasa sa Pilipino yan? E di bandang huli. Magmumukhang kawawa na naman yung mga taong walang laban sa kanila. Magmumukha na naman yung mga taong tahimik lang. Ayaw silang patulan. Diba? Tandaan nyo, kapag lumalapit kayo sa congressman nyo, pumupunta kayo sa mga mayor, pumupunta kayo, mayroong PCSO. Pera po ng taong bayan ng binibigay dun. Hindi po pera, hindi, ni minsan wala akong narinig kay Mel Robles na inako niya ang pera ng taong bayan, mga kababayan ko. Binubugbog nyo si Mel Robles ng kung ano-anong issue, mga kababayan. Pero tignan nyo, mga kababayan, pinapansin ba itong mga to? Hindi. Hindi ko kinakampiyan si Mel Robles, ha. Tinitignan ko, nag-o-observe ako. Ba't nag-iingay itong mga to? Anong pinuputak na mga yan? Ba't dinadivert yung issue? Alam mo, taong, ang taong mga maputak na ganyan,
May tinatagong lihim yan. Aalamin mo lang. Magba-backtrack ka lang. Pag na-backtrack mo, nakita mo, boom! Upusta ako. They are trying, trying hard sila na maiba to yung mga nakaraan nila sa namumuno ngayon. Tapos ang usapan, mga kababayan ko. Daling-daling solusyonan, di ba? O. Ayan po yung maliit na storya ko na may babahagi ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Para sa kaalaman ninyo, di ba? Sa ngayon! Tumigil ka na. Wala ka nang sa ngayon. Tumigil ka na dyan. Alis! Ayan ah. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Biyahe ni Koy TV. Ako'y nagpapasalamat po sa inyo dahil nakakasama ko po kayo sa mga oras na ito, mga kababayan. Ayan ah. And I hope na sana masaya po kayong lahat na nagkasama tayo ngayong oras. Medyo mali, mamaya po mga kababayan, 9 na po ako magla-livestream. Dahil alas 6 na po tayo natapos ngayon. And maraming salamat nga po pala sa mga nag-super chat sa akin kanina. Si Ma'am Pinay Lifestyle Vlog, thank you very much for your super chat. Maraming salamat kay Tita Lily Ragasa for the super chat. Yung kanina kay Ma'am Beth, thank you very much po sa inyo, Ma'am Beth, sa inyong super chat po. Maraming salamat po sa inyo. And thank you very much for your support sa Biyahe ni Koy TV. Mga kababayan, thank you very much kay Tita Judy Basco. Hayaan nyo po mga kababayan ko, mas lalo pa natin pagbubutihin ang pagdebunk sa mga tao na yan. Hindi natin palalagpasin dito yan. Kawawa talaga ang mga Marcos. Correct, sobrang ano. Alam nyo kung hindi tayo magsasalita para sa mga Marcos, dudurugin na naman sila niyan, nakakawawain na naman sila niyan eh. Kasi ang plano ng mga Marcos, wala na silang planong sagutin ng mga yan kasi ayaw nila pag-aksayahan ng panahon. Mga kababayan ko, di ba? Just go on, BNK. Ganyan talaga kapag mga isang mga tao gumagawa ng mabuti, maraming nagagalit. Correct. Ramdam ko yung nararamdaman ng mga Marcos pag gumagawa ng mga mabuti at ginigipit sila. Kasi ginagawa rin natin na mabuti, ginigipit din tayo. Yung mga kababayan ko. Ako wala akong pakialam kung makaaway ko yung mga kaibigan ko pagdating sa principle na to. Pero para sa akin, intindihin nyo yung pinaliliwanag ko. Dahil yung pinaliliwanag ko, may ebidensya akong hawak. At hindi mababago yun, mga kababayan. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyo dyan. Maraming salamat din mo, Ma'am Josephine Agustin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan. Sir Arvin Vlogs, maraming salamat po sa inyo. Alam ko ang maraming magko-content nito. Bubuksan natin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Mga kababayan ko, di tayo papayag na gugurgurin tayo, aapihin tayo ng mga to. Mga kababayan ko. And para sa akin mga kapatid, yun lang talaga ako. Ayan na, mas marami pa tayong pag-uusapan mamayang alas 9 mga kababayan ko dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. Koy, pwede bang palayasin natin yung mga yan? Kung pwede lang palayasin, gawin na natin. Kaso hindi natin galing gamin. Kalayaan tayo, may demokrasya tayo. Ayan, sa lahat po ng mga gusto ng Abel Bacujo jacket, mga kababayan ko, available na po siya dito sa akin. Kindly PM me sa Biyahe ni Koy. Alam niyo po kung saan ako hahanapin. At please don't forget to like, comment, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Alright? Mga kababayan ko, kung bago ka pa lang, ngayon mo pa lang ako nakikita sa channel na to, huwag ko mong kakalimutan, i-hit yung notification bell. Mga kababayan ko. At pwede kayo mag-replay. Maraming salamat po. Thank you very much for your super chat. Once again, sa lahat po naman nag-super chat sa akin, thank you po sa inyo. Kung hindi ko man kayo nabati ngayon, mamaya magbatian tayo, mga kababayan, ha? Kaya ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong babangon muli sa bagong Pilipinas. Ako po'y papaalam lang, ha? Ako po'y papaalam lang, panandalian, pero babalik po tayo mamaya, mga kababayan ko, sa live stream po natin. Yan, sana po'y panoorin nyo po ako, suportahan natin ang sariling atin. Yan, sa lahat po ng mga vloggers na nandito, mga kababayan ko, pasensya na kayo. Matabing talaga ang dila ng kuya nyo. Mga kababayan, pasensya nyo na rin kung matabing ako. Parang tatotohanan lang tayo. Okay? Mga kababayan ko, walang inikinilingan tayo. Hindi natin kailangan suportahan, dapat suportahan. Ang kailangan natin dito, pukulin natin ang pukulin yung mga dapat na mapukul sa bayan. Opo, si Biyahe ni Koy TV, sama-sama tayong babangon muli, mga kababayan ko. Sa bagong Pilipinas, maraming salamat po sa inyong lahat.
It is a call for transformation. The transformation of our idea of being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan at pagmamahal sa tayo. Ito ang mga sangkap ng isang kapagong Pilipino na ating sin. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule in whatever government office. Red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, paltan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas!